Hindi mo ko seryoso masyado, diba? Hindi, hindi masyadong seryoso. O, diba? Saan ka nga? Sa North, ano ka rin, diba? Ano ka rin, diba? Kalookan rin ako ngayon. Oh, okay. Pero ever since Kalookan ka, diba? Mm-mm. Nung nag-stairs tayo, doon ka na. Oo, dito. So, dito kami talaga nakatira. Oo. Tapos, dito na rin kami, ano. Kumbaga, kami na lang kami nakatira. Ayun. Okay. Hindi na kami, hindi na ako umalis. Oo, nandiyan ka na. Tapos si husband. Na tayo. Totoo na to. Totoo na. Action thank na. You. Thank you, Jenny Joy, for ano allowing me to ano to interview you. Si interview talaga, no? Pakipagkwentuhan sa'yo. Nagkita tayo una sa stairs. Diba? Oo, sa stairs. Sa isang theater group, ako ay taga Alabang noon. Dumadar na ako papuntang Cubao para sa mga ating mga workshops, ganyan. Pero naalala ko rin, hindi tayo masyadong nagkakasabay kasi ikaw ay sa dance. Oo. Diba? That time sa dance ako. Dance pero pala talaga. Tayong taga-PNU, tama? Oo. Pero nakikita ba tayo dun? Hindi masyado. Parang bihira, oo. Oo. Parang mas tumatak sa akin na sa stairs tayo. Oo, nagkita tama. At naging friends. Tapos nga, ikaw ay nandun sa dance workshop. Ako dun sa acting-acting. Uh-huh. Sa drama. So parang, ayun, pinapanood kitang magsayaw. Yes. Those were, ayun. Ano? 10 kilos ago. 10 kilos ago. Why not? Yeah. Ayan. Tapos, syempre, life happened. O, diba? Ang taray. Yes. Life happened. Kasi after stairs, anong year ba yun? Naalala mo ba? Ayan na. Anong year yun? Hindi ko, basta nag-graduate ako ng college 2004. So siguro mga 2003, 2002, siguro gano'n. College ka pa nung nag-stairs ka? Oo. Ako buong college na. Year ko. O tama, kasi 2002 ako graduate ng PNU. Mm-hmm. Diba? O tama, 3-4, ganun, 2003-2004. Ako, nauna ka sa akin eh. Mm-hmm. Sa stairs, diba? Ayan. And then yun nga, life happened. Pero bago natin pag-usapan ng life, ano nang ganap sa buhay mo ngayon, Jenny? Ayun, so, eto na ako. I'm a mother of, two. Okay. So, two meron boys. Akong dalawang. Two boys. Okay. Yes. Pareho tayo. Two boys. Oo nga eh. Para, yun ata yung trend. Oo. Oh. Okay. Marami din akong friends na ganun. Puro talaga, two boys. Okay. So, ayun. Ngayon ay may asawa na rin ako. Mm-mm. Ayan. Nag-work ako sa isang NGO sa may condo area. Mm-hmm. Working with the underprivileged children in the Smoky Mountain communities. Mm-hmm. Work from home? Sa ngayon, may mga times na work from home kami. Pero, most of the time, nandoon talaga kami sa office kasi hindi, kumbaga, meron kaming direct na contact or dapat talagang nakakausap namin yung mga beneficiaries. Ayan, so ayan ang iyong isa sa pinagkakabisihan. Pastor's yes. Wife ka din, tama ba? Oo. Ba't bigla ka natawa? Bago natin puntahan yan, alam ko nga, Jenny Joy, kasi nagka-update na lang sa Facebook, di ba? Salamat sa Facebook para nakikita mo na lang yung mga ganap. Alam ko, before you got married, you were a single mom from a time. Yes, yes. Di ba? Na, anong year to? 2013. Okay. Ako ay naging isang single mother. Oo. Yan. So, my son is 8 years old now. Okay. Magkasing edad pala yung anak natin. 8 years old din yung pangalan ko. Ayun. So, since it was a very important, I believe, milestone, di ba, ng iyong buhay when you were a single mom. Pwede bang balikan lang natin to ng konti? How was it like to be a single mom noong
2013? Noong 2013, sa tingin ko, open na rin naman ang mundo sa mga single mothers. Okay. Yeah, sa tingin ko. In that sense, yes. Okay. Yes. But there are instances lang, especially with some people you know, na mga may mga words pa rin sila or mga terms na nagagamit na unintentionally. Oh, medyo offending. Yes. Pero sa akin naman, parang okay lang kasi siguro hindi nila naiintindihan yun. Halimbawa, yung mga terms na nadisgrasya lang yan, ganyan. So medyo noong time na yun, syempre, na-offend ako, nasaktan ako, pero sa inisip ko rin na siguro hindi naman sila talaga, I mean, hindi nila yon intention. Pero life as a single mother, napaka-colorful niya. There are times na I feel, syempre, alone, single eh. Okay. But then, having a great support system, like family, friends, and churchmates, yun. Kaya naging napaka-colorful ng ko, ng buhay ko as a single mother. Kumbaga, they may not support me financially, pero alam mo yung emotional support, yun, may somehow meron kang hinuhugutan ng lakas, meron kang may nagpapasaya sa'yo, mga ganyan. Or, actually, may time nga na, halimbawa, Pasko, ang mas may regalo yung anak. Kesa sa akin. Ito wala. Nakalimutan na ata nila kaibigan nila ako. Ayun, pero natawa lang ako nung na-realize ko yun. Pero that shows their love for us. So, natatangan ko talaga yung support saka yung love ng mga ng family and friends ko sa akin. So kahit na may mga times na malungkot, ano pa rin, kumbaga, may bumabawi na kasiyahan. Pero ang hirap talagang maging single parent. Masayang maging magulang. Pero mas masaya if you are not doing it alone. If you have a partner to journey with. Ano yung may mga moments ba na talagang mahirap? Kasi ako personally, mahirap pag nagkasakit yung anak. Diba? Yun yung isa, mahirap pag nagkasakit. O minsan, yung mga ayaw matulog. Finances, kasama rin yan. Diba, syempre? Kasi magastos magkaanak. May mga naalala kang specific moment na parang sabi mo na, ang hirap naman ito. Or nakakapagod na tong part na to. Ano ba dun? Ang dami pala. Yun. So, maraming mga times talaga na mahirap. Maraming naganap na self-talk. Yun, especially kasi dati nagko-commute pa ako eh. Siguro isa sa mahirap is kasi dati wala talagang katuwang din. So I have to leave my son sa bahay ng friend ko who lives in Novaliches and I'm working in Manila. So I have to travel like 1.5 hours para or 2 hours depende sa traffic. Alam mo naman, may forever kasi papuntang Novaliches. Yes, oo nga. Andun ang forever. Oh. Ayun. So, ang tagal, medyo nakakapagod. Pero, yun nga, yung may mga times na syempre kailangan kong magstay lang din sa Caloocan kasi yun nga, yung pagod. So, I really have to leave my son doon sa friend ko. Na buti na lang, may ganda akong kaibigan. Oo, ipakilala mo nga ako dyan. Ay, sige. Yun, so, yun, syempre, ang laki ng so, super grateful ako doon sa friend ko na yun. Yung sa akin din, yung iiwan mo yung anak mo, in the care of others. Na may tiwala ka naman, pero hindi ko lang kaya na, alam mo yun, yung parang OFW feels. Yung parang ang hirap mahiwalay sa anak. Na alam mo na, at ito lang naman siya, sana magkasama kayo after work hours, kasama mo na sana yung anak mo. Pero hindi. I have to wait for weekends para makapunta na sa kanya. Or mag-video call kami. As in, OFW feels talaga yung nangyari. Pero isa yun sa pinakamahirap na experience ko during the time na I am a single mother. Okay.
And during those times, Jenny Joy, inisip mo rin ba na one day mag-aasawa ako? Or parang you're okay with the idea na, you know, you're a single mom, buhayin mo yung anak mo, ganyan. May mga ano bang thoughts na ganun? Grabe, pang Miss Universe yung mga tanong mo. Kailan ba yan? Kailan ba Miss Universe? Nahuli na ata ako ng sali. Naisip mo yun kasi ayaw yung mga muni-muni ka sa gym. Yes, diba? Totoo yan. Diba? Kasi totoo, may mga tulala moments ang mga nanay pag bumabiyahe. Diba? Ala, oo. Akala ko ako lang yan. Hindi, so, appear ang dahil, tayo. Ang daming ano yan. Oo. Marami rin akong ano, muni-muni sa jeep talaga. Actually, marami nga revelation si Lord sa jeep. Mm. Yan. So, yung sa pag-asawa, nung mga earlier part ng pagiging single mother ko, in-accept ko siya. Though masakit, pero in-accept ko. Kaso, when I look at my son, nalulungkot ako. There are times na umiiyak ko. Because for me, nakakalungkot na yung isang bata, he will not experience na mabuhat siya ng tatay niya, yung makarga siya, mahawakan, yung ganong klaseng care. Siyempre, iba yung care na binibigay ng mothers, iba rin sa fathers. At yun nga, may isang moment na habang nakasakay ako ng jeep, so, naisip ko na, Lord, paano yun? At the age of 5, influence na ng father ang hahanapin. Kasi lalaki siya eh. Oo nga. So, influence na ng father ang hahanapin. Paano yun? Paano ko yun maibibigay? Kahit naman na sabihin natin na ako ay nagpapaka mother-father. Eh, hindi pa rin yun magiging enough para sa anak na lalaki. Kumbaga, may hahanapin at hahanapin siya na father figure. So, isa sa mga moments sa jeep, kinocompute ko yung age ko. Sabi ko, Lord, at this time, kung ako yung mag-aasawa, dapat mamit ko na pala siya sa gantong age. Tapos mag-aasawa kami ng ganito yung age ko kasi ganito rin yung age ng anak ko, si Ethan na. Ayun, may mga ganong conversation with the Lord. Pero nakakatawa lang, alam mo yung simpleng conversation na yun, doon sa mga age na napag-usapan namin ni Lord, it happened. Talaga? Yes. Oo. When, nung naaalala ko yun, na-amaze ako na... Yung kinocompute mo. Yes. Oo, na parang... ang si Lord, nakikinig siya doon sa mga simple prayers natin. Mm-hmm. Yes. Kahit yung hindi mo verbally sinasabi, no? Kasi hindi ka... I'm sure sa jeep, hindi mo naman yun biniverbalize. Sana naman, di ba? Yes, sana. Ano naman. Pagkatapos, alam mo, totoo yan, merong mga sinasabi yung heart natin na sana Lord someday or sana pwedeng ganito. Magugulat ka na lang. Binigay na siya ni Lord. And speaking of binigay, eto na nga siya. So, eto pang slam note na to, Jenny Joy. When and where did you meet? When? Ayan. Buti hindi ako nagbanggit ng age kanina, no? Baka mag-compute. When? Nag-meet kami year 2017. Okay. So, July yun. Oh, diba? No. July 2017, okay. I attended a basic counseling seminar. Okay. Tapos, he was one of the speakers or facilitators. Okay. Yung seminar na yon, it ran for a month. Mm. Ah, June pala yun, natapos ng July. So, it ran for a month. And during that time, wala akong interest sa kanya. Okay. And wala rin siyang interest sa akin. So, fits lang kami. Totoo yan ah. Tatanungin ko siya. Okay. Actually, hindi niya ako, kumbaga wala kaming gusto talaga sa isa't isa. Pero magkakilala kayo? Magkakilala kami, bilang siya yung nagtuturo sa amin at ako yung attendee. Okay. Ganun. Mm-hmm. And then, I invited him sa aming, sa workplace, sa NGO, to also train the staff ng mga natutunan namin. Kasi nga, yung counseling, syempre, though we can echo some of the topics, mas maganda na it will come from a counselor. Mm-hmm. Eh, he's open to invitation.
So, and since from Manila rin naman siya, Manila rin yung workplace ko, so saglit lang naman. Mm-hmm. Parang once a week lang yun, tas, or twice a week na 1 hour na training with him. Mm-hmm. Ayun, so doon na naging magkaibigan kami. At doon na kumilos si Lord sa buhay namin. Oh. Actually, nung siya talaga kinausap ni Lord. Okay. Hindi ako. Kasi nga wala akong gusto sa kanya. Pero prior to that, may eksena na kami ni Lord ng year 2016 na sinasabi sa akin na I am fit to be a pastor's wife. Mm. And I don't like that idea. Kasi, ano ba? Paano ba to? Mabigat yung word na pastor's wife. Isa yun, di ba? Oo, isa yun na dahilan. Uh-oh. Mahirap maging pastor's wife. Uh-oh. And siguro may mga marami pang ibang, mga kadahilanan na siguro yung mga stereotypes sa asawa ng isang pastor. Okay. Baka hindi ko yun kaya. Yes, hindi ko magampanan. Kasi, hindi ako, totoo, hindi ako, sa akin lang naman to, hindi ako magpi-please ng other people kasi. Mm. No, so, parang, wala pa. Parang pag in-expect nilang ganito ako. Yes, yeah, tapos hindi ko magawa. So, it's really, difficult na maging asawa ng pastor. Pero yun nga. So, kinakausap siya ni Lord na kumbaga nililit siya ni Lord sa akin. At ang prayer niya sa Lord is, Lord, wag siya. Okay. Talaga? Yes. Kasi? Hindi, siguro yung, syempre meron din siyang mga parang, may mga qualities siya na pinagpipray din na hindi mas matanda sa kanya. Kasi mas matanda ako ng 2 years . Okay. Yun. So, hindi mas matanda sa kanya. And, yun, syempre, meron akong anak. Mm-hmm. Baka nahihirapan siya pumasok sa mundo ko. Oo, yes. Reality kasi siya. Totoo. So, mahihirapan siyang pumasok. Hindi pwede yung love will keep us alive, no? Hanggang pa lang yun. It's a reality na kailangan nyong parehong i-manage. Hindi lang siya. Yes. Ikaw mag-a-adjust, tapos si Ethan mag-a-adjust. So, kumbaga. So, since you were all praying, I believe, and God confirmed na kayo talaga, may mga considerations ka rin bang ginawa? Kay Ethan, syempre, and all of these things. Ang pinaka-considerations ko talaga is yung someone who will accept my past. Okay. Yan. And yung i-accept din, syempre, si Ethan. Mm-hmm. Na as if Ethan is his own. Hindi yung, hindi yung may pagtuturing na iba siya. Yes. Pero as his own. Mm-hmm. So, ayun, yun lang naman yung mga kinonsider ko. Mm-hmm. Which, kasi, ang hirap pumasok. Halimbawa na, single mother ka na, syempre may pinagdaanan ka ng mga pain and hurt na you don't want your child to experience it, na you may fall in love with a person, tas iwan din yung anak mo. So, your child will also be hurt. Diba? Kasi he's part of that. I mean, the child is part of that relationship too. So, yun. Na parang sa akin, Lord, kung yung susunod na relasyon, last na yun. Yun, na siya na. Mm-hmm. Siya na ang the one. Mm-hmm. Ayun. So, kailan ka nag-yes? Or paano? Paano mo nasabi na parang, okay, Lord, I'm willing to take the leap? And siya rin, paano niya nasabi na, okay, Lord, si Jenny Joy ang binigay mo sa akin. And pumayag ka rin ang pastor's wife. Yun na nga eh. Yun na nga eh. Kasi, di ba, dinideal na sa akin ni Lord nung late ng year 2016, dinideal na niya sa akin na I am fit for a pastor's wife. Pero that time, wala akong kilalang ibang pastor na single or may interest ako. So, wala talaga.
And then 2017, nag-meet kami. I mean, nung 2017, ng mga early part naman ng 2017, parang resolve na ako, okay, sige Lord, kung sino yung dumating at ito yung sinasabi mo, okay, sige, accept ko. Tapos, June 2017, ayan na nga, nagkakilala kami at naging friends. And then, by January ng 2018, he asked me, kasi nanligaw na rin siya eh. Tapos, he asked me nung January, tapos yun. Kumbaga yung day na sinagot ko siya as a boyfriend was also the day that he proposed to me haba ng hair. Oo, ganyan din ako. Ganun ata talaga pagka ano eh, kapag alam mo na. Pag alam mo na. Sa kapag yes. Ano, babad sa panalangin, sa prayers. Yes. And the intention from the very beginning is marriage. Marriage, yeah. Hindi na pa, diba? True. Wala na. So, ayun na. Okay. Anong year kayo kinasal? 2018 din. So, okay. Naging kami ng January 2018. Tapos, dapat June 2018 yung wedding. Pero, since may mga kailangan kaming hintayin na tao, naging December. Okay. Tapos, kamusta yung pag-introduce mo? Or pag yung kay Ethan apart? Ano ba? Parang, was it automatic for them na nag-bonding agad sila? Or medyo may adjustment period? Or may resistance ba? Ganyan? Kay Ethan kasi sanay siya na nag-uusap talaga kami. Kumbaga, in-explain ko sa kanya yung mga bagay-bagay para meron siyang time na iproseso yun. Kahit na bata pa siya, I know na kahit mga bata, somehow naiintindihan nila yung mga gano'n when you explain things to them. Tapos, nag-set kami ng date. Kaming tatlo, magkakasama kami. Tapos, kumbaga, kasi hindi, syempre, si Ethan, observant siya. So, titingnan lang muna niya yung tao. Hindi niya muna kakausapin. Tapos medyo naging gano'n lang siya ng saklit lang. Tapos sumunod nun, naglalaro na sila. They're okay na. So, friends na sila. Hanggang sa every time na magkita sila, gano'n na yung gano'n na yung naging relationship nila. O, diba? Ang bilis ng mga pangyayari. Pag binigay ni Lord, mabilis talaga siya. Oo. Diba? So, ano, naramdaman mo, Jenny Joy, na talaga siya yung prepare ni God for you. Ngayon na married na kayo, meron ka, kasi ako minsan may mga, kaya pala to nangyari kasi may ganito. Kaya pala to inalaw ni God kasi ganito. May mga ganong moment ka ba after na kinasal na kayo? May mga gano'n na actually nung nasa courtship pa lang kami, merong peace. Okay. Yun yung unang sign na binigay ni Lord, yung peace. Na magiging asawa ko ng pastor, ganyan, na siya yung tamang tao para sa akin. So, when you experience that peace, wala na yung lahat ng mga worries na yun eh, di ba? Tapos ngayon naman na married na kami, tapos ngayon, pandemic, ang daming realizations lang na ang galing talaga ni Lord pumili ng mapapangasawa para sa akin. Na parang, ikaw talaga yung tamang tao. So, ang daming ganong times, ang daming ganong instances na mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Thank you Lord, buti siya ang aking asawa. Tama. Pero kasi sabi nabanggit mo, 'di ba, parang si Isa nakakausap mo, and I'm sure even until now, 'di ba? Kasi mas malaki na siya. Tapos ilang taon niya yung bunso mo? Magto-2 next month. Okay. So ano kaya yung parang lesson with your boys na gusto mong matutunan nila dun sa nangyari sa iyo, yung ginawa ni Lord dun sa turn around nung buhay? Lalo na ngayon na si Ethan, siya medyo na open na yung mind niya. So alam na niya yung composition ng isang family. Pinag-aaralan na nila yan, 'di ba? Oh. Social studies. Tas na-realize niya na
na siya, lumabas siya, pero wala pa akong asawa that time. May mga ganun siyang sinasabi sa akin. So, ano, ina-explain ko yun sa kanya. So, sa... Ang mas share ko sa kanila na lesson sa nangyaring ito is, sa life natin, there may be detours or we may have lost our way at times. Pero the Lord is still there to direct us doon, direct us back to the right direction kung saan talaga tayo dapat pupunta. Kasi siya yung tag-guide dun sa map. Ayun, kumbaga, siguro yun yung pwede kong i-share sa mga anak ko. May mga times na magkakamali talaga tayo. Pero the Lord is forgiving. And He will accept us just as we are. E sa'yo, Jenny Joy, anong tinuturo sa'yo ni Lord about all of this sa iyong kwento? Sa aking kwento, personally, I am reminded that God is mindful of me. Yan. Kasi di ba, when kapag ka nag-iisa ka o feeling mo nag-iisa ka, feeling mo wala nang may pakialam sa'yo. Pero sa lahat ng nangyayari na yon, sa lahat ng circumstances na yon, God is mindful of you. So, yun yung pinaka, pinaka-sweet na reminder sa akin ng Panginoon na He is mindful of me. May pakialam siya sa akin and He honors His promises sa buhay ko. So, sa lahat ng mga nangyaring pangit or masasakit, andyan pa rin ang Diyos na kasama natin. Natuwa ako, Jenny Joy, na parang hindi mo na sabi na parang parang you nakita mo si God kung sino siya na God. Parang hindi mo nakita na si yung husband mo yung naging sagot sa lahat. Na hindi din ba kasi parang for some of us ang nakikita natin is the blessing. Kumbaga yung regalo, pero nalilimutan natin kung sino yung nagbibigay ng regalo. Kasi parang nasabi mo kanina na parang nung nalulungkot ka, He was there. So parang hindi yun si husband, kasi di ba sometimes maiisip natin that I need someone so para hindi na ako malungkot. Pero nakakatuwa lang yung idea that when you were lonely, ang na-realize mo is that God was really mindful of you. At kumbaga, si God talaga yung nag-ayos ng lahat. Yes. And that was your husband. Kumbaga, hindi tayo nakafocus doon sa blessing, but doon sa nagbigay ng blessing. Tama. Oo, napakabuti lang talaga ng Lord. Kapag kababalikan ko yung mga pangyayari dati, mahirap. Pero kapag ka sumagot naman din siya sa, kumbaga, yun yung consequence, yun nangyari sa akin, that's a consequence of my actions. And I have to face it. And I know na, syempre bilang anak tayo ng Panginoon, sa mga times na nahihirapan ako facing the consequences of my actions, He is also hurting with me. He is, kumbaga, nasasaktan din siya. Mm-hmm. And tayo as believers, we just have to submit sa kalooban niya and to really trust His ways, kung paano siya muling kikilos sa buhay natin.